Good evening po sa inyong lahat. Tayo po ay narito na naman po sa araw po ng Biyernes. Salamat po sa Panginoon. Kasi po tayo po ay binigyan ni Lord ng privilehiyo muli na makapaglingkod sa Kanya, magawa po natin ang lahat ng bagay na nais sa buhay natin. At syempre, yung iba po na nasa trabaho pa, at yung iba pong kauwi pa lang galing po sa trabaho, alam ko po na kayo po ay pagod at kailangang mag-rest, pero gusto ko po kayong abalahin sandali. At alam ko naman po hindi abala para sa inyo ang makasama ko po sa pagpupuri ngayong gabi. Kaya inaayahan ko po minsan pa, request ko po, muli nyo pong i-connect ang inyo pong mga cellphone sa inyong mga Bluetooth speaker at sa inyong telebisyon, at tayo magsama-samang magpuri sa Panginoon. Ready na po ba kayo? Wala akong marinig. Ready na po ba kayo? Okay, kung ready na po kayo, tayo po ay aawit sa Panginoon ng papuring awit. Ang ating pong awitin ay isa pong pamusong ng mga Kristiyanong kasama natin ang Diyos. Siyempre, pagkasama po natin ang Diyos, wala pong siyang laban sa atin. Wala pong sino man ang laban sa atin. Ibig sabihin, pagkakampi mo, ang Diyos, magtulong-tulong na sila, magsama-sama na sila, hindi ka nila kayang gapin at hindi ka nila kayang ibuwag. Amen ba? So kahit man problema, magpatong-patong ang problema, unless na ang Diyos ay kasama mo, sabi na aklat ng Roma 8, walang magagawa sa atin ang kahit sino. Okay? So ngayon pong oras nito, samahan niyo po ako sa isang pagsambang awit, pagpupuring awit para po sa kalwalatian ng Panginoon. Here we go! Kasama natin ang Diyos! Kasama natin ang Diyos! Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos, minsan pa! Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos, hallelujah! Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunod. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos, hallelujah! Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos, hey! Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunod. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Hey! Kasama natin ang Diyos. Hallelujah! Woohoo! Amen! Sumigaw ng amen ang lahat. Nakasama ang Diyos. Oh, hallelujah! Sabay-sabay tayo! Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunod. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos, hey! Kasama natin ang Diyos, hallelujah! Kasama natin ang Diyos, purihin ka! Kasama natin ang Diyos, woo! Kasama natin ang Diyos, hallelujah! Kasama natin ang Diyos, glory! Kasama natin ang Diyos, hallelujah! Woo! Kasama natin ang Diyos, hallelujah, Jesus! Amen! Kasama natin ang Panginoon. Hallelujah, Jesus!
Amen. Ito pong susunod nating awitin ay napaka sobrang intense po ng awiting ito. Kaya gusto ko po sana maging ready po tayo sa pag-awit sapagkat bukod sa tayo umaawit, tayo'y nakikibakang espiritual sa mga lalang na mga espiritu sa impapawid at sa ating paligid. Hallelujah! Ay, sorry. Lingkod. Sabay-sabay tayo. Lahat ng lingkod ng Diyos ay sumigaw. Sigaw ang papuri sa Diyos na hari. Lahat ng lingkod ng Diyos ay sumigaw. Dahil siya ay Diyos na mapagtagumpay. Sabay-sabay. Lahat ng lingkod ng Diyos ay sumigaw. Hey! Lahat Diyos sa Diyos na hari. Lahat ng lingkod ng Diyos ay sumigaw. Dahil siya ay Diyos na mapagtagumpay. Hallelujah! Pagkat tayo'y sundalo ng Diyos, Kanyang papuri ay nasa ating labi. Pagkat tayo'y sundalo ng Diyos, Kanyang papuri ay nasa ating labi. Yurakan, gapusin, sipain, jablong kaaway, gibain, durugin, kuta ng kaaway. Pagkat tayo'y higit pa sa mananagumpay. Yurakan, gapusin, sipain, jablong kaaway, gibain, durugin, kuta ng kaaway. Pagkat tayo'y higit pa sa mananagumpay. Hallelujah! Sabay-sabay tayong lahat. Lahat ng lingkod ng Diyos ay sumigaw. Sigaw ang papuri sa Diyos na hari. Lahat ng lingkod ng Diyos ay sumigaw. Dahil siya ay Diyos na mapagtagumpay. Woo! Lahat ng lingkod ng Diyos ay sumigaw. Sigaw ang papuri sa Diyos na hari. Lahat ng lingkod ng Diyos ay sumigaw. Dahil siya ay Diyos na mapagtagumpay. Pagkat tayo'y sundalo ng Diyos, Kanyang papuri ay nasa ating labi. Pagkat tayo'y sundalo ng Diyos, Kanyang papuri ay nasa ating labi. Hey! Yurakan, gapusin, sipain, jablong kaaway, gibain, durugin, kuta ng kaaway. Pagkat tayo'y higit pa sa mananagumpay. Sabay-sabay natin gawin. Yurakan, gapusin, sipain, jablong kaaway, gibain, durugin, kuta ng kaaway. Pagkat tayo'y higit pa sa mananagumpay. Hallelujah! Higit pa sa mananagumpay. Hallelujah, Lord! Higit pa sa mananagumpay. Woo! Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Hallelujah, Jesus! Purihin siya, purihin ang dakilang ngalan ng Panginoon. Alam niyo po, every time na tayo po'y nagpupuri sa Diyos, gumuguo ang anumang uri ng kuta ng kaaway sa ating mga buhay. Tandaan niyo po ang kapangyarihan ng pagpupuri sa Diyos. Taglay po nito ang kapangyarihang gumigiba
ng lahat ng kuta ng demonyo, lahat ng kuta ng problema, pagsubok, sakit, karamdaman, kahirapan, ginuguho po po. Ginugupo at ginuguho ng kapangyarihan ng pagpupuri. Kaya huwag niyo pong panginayangan ang lakas nating ibinibigay sa pagsamba sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Oh, hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah, Lord. Pupurihin ka, oh Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo, pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, pangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ang kadakilaan mo, ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Oh, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ang kadakilaan mo, ang kabanalan mo, siyang Diyos, nag-iisa siyang Panginoon ng ating mga buhay. Glory to Jesus. Sa bawat paghinga, sa bawat bintig ng puso ko, mula ngayon hanggang kailanman, pupurihin lamang ang iyong pangalan. Sa bawat pa
hinga sa bawat pintig ng puso ko. Mula ngayon hanggang kailanman, pupurihin lamang ang iyong pangalan. Ngalan mo lamang, O Jesus. Hallelujah, Lord. Ngalan mo lamang, O Jesus, ang aking papupurihan. Ngalan mo lamang, O Jesus, ang aking luluwang hati. Galaw ng katawan, maging mga lakad ko, akin na ihando ito'y para lamang sa'yo. Pangalan mo lamang, ngalan mo lamang, O Jesus, ang aking papupurihan. Ngalan mo lamang, O Jesus, ang aking luluwal hati. Ngalan mo lamang, ngalan mo lamang, O Jesus, ang aking papupurihan. Ngalan mo lamang, O Jesus, ang aking luluwang hati. Ang aking luluwang hati. Ang aking luluwang hati. Hallelujah, Jesus. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, purihin ang Panginoon. Hallelujah. Salamat sa Panginoon, salamat sa kanyang salita, salamat sa kanyang kapangyarihang patuloy nating kasama sa oras na ito at tayo po'y makikinig ng salita ng Panginoon. Pangatlo, Tar. Ha? Pangatlo. Pangatlo. Eh, ba't ito na pangatlo? Ito. 1, 2, 3, 4. Yun yung ilaw eh. Yung 3. Apo. Yung 3. Ah, okay. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Pasensya na. Hindi ako marunong magpipindot ito mga. Hallelujah. Thank you, Lord. Kumusta na po kayo? Amen. Hallelujah. John 16:33. I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Sa Tagalog, sinasabi ko ito sa inyo
upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapigatian dito sa sanlibutan, ngunit lakasan ninyo ang yung loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Mga salita ng Diyos, pangako ng Panginoong Hesus na kanyang iniwanan at binitawan sa kanyang mga alagad na pwede nating panghawakan upang sa panahon ngayon na ating pong pinagdadaanan o sa pandemic o ano man ang ating sitwasyon, ito po ay pwede nating panghawakan na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. So sino ang mananagumpay? Ang mga nananampalataya at naniniwala sa Panginoong Hesus, tayo din ay mananagumpay. Amen? Tayo muna yumuko, tayo po yung manalangin. Mapagpalang Ama, sa gabing ito maraming salamat sapagkat alam namin ikaw ang Diyos na lagi po Panginoong nasa aming tabi. Ikaw ang Diyos na lagi pong nagbabantay, kumakalinga at hindi kami iniiwanan kasing lapit ka lamang ng dasal. Sa gabing ito, minsan pa, hayaan mo mga pangako mo, Panginoon, na iniwanan mo sa mga disipulo mo ay mga pangako mo rin na aangkinin namin sa gabing ito. Dahil alam namin kung paanong ang mga disipulo mo ay dumaan sa matinding problema, dumaan sa matinding persecution nung ikaw ay dalhin, Panginoon, sa huling hantungan ng iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Marami pong mga bagay na naranasan ng mga disipulo mo, Panginoon, at nang ikaw, Panginoon, Pare God, ay ipako sa krus ng Kalbaryo. Hayaan mo, Panginoon, sa gabing ito, hayaan mong patuloy naming alalahanin ang mabuting bagay na pinangako mo sa iyong mga disipulo na pwede naming angkinin upang maging kalakasan, gabay, Panginoon, pag-asa ng bawat isang nananampalataya sa iyo. Salamat po sa karunungan na galing sa iyo, maipangaral ang salita mo ayon sa iyong kalooban at tanggapin ang aking mga kapatid na ayon, Panginoon, sa karunungan galing sa iyo. Salamat po, Ama, samahan niyo po kami sa pangangaral na iyong salita at patuloy naming dinideklara kung nasa ng salita mo, naroon ang kapangyarihan mo. Sa iyo po ang papuri sa gabing ito, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ito po yung scenario na si Jesus ay nagpapaalam na sa kanyang mga alagad, nagbibilin siya. Nagbibigay siya ng pagpapalakas ng loob nila dahil alam ng Panginoon malapit na po siya. Malapit na po yung kanyang misyon na kailangan siyang mamatay sa krus ng Kalbaryo. Kaya binibigyan niya ng bilin, pagpapalakas at mga salita na magbibigay ng katatagan sa bawat disipulo niya na sumusunod sa kanya. Dahil alam natin hindi ganun kadali yung persecution na kanilang naranasan nung time na si Jesus ay nasa lupa kasama ng kanyang mga alagad. Maring ito'y nararanasan natin. Buti nga tayo, medyo malaya pa sa pangangaral ng salita ng Diyos. Malaya pa tayong nakakapakinig ng salita ng Diyos, kaya napapalakas tayo. Diba? Lagi nating sinasabi, pag nakikinig ka ng salita ng Diyos, pastora, talaga ang salita ng Diyos, nagpapalakas. Talaga kung wala ang salita ng Diyos, hindi na natin alam kung saan tayo po ilalagay, kung ano na nangyari sa atin. Kaya napakalaki po ng bahagi ng salita ng Diyos sa buhay ng bawat individual, sa bawat isa sa atin. Kaya pasalamatan natin at i-take natin yung opportunity na habang ang salita ng Diyos malaya pa nating napapakinggan, habang ang salita ng Diyos malaya pang naipapangaral at napapakinggan natin, take the opportunity. Huwag kang magsasawa, huwag kang kumbaga liliban. Take every opportunity na makapakinig ka ng salita mo at ilagay mo ito sa salita ng Diyos at ilagay mo ito sa puso mo dahil isang araw pwede mo itong baunin. Ito ang magpapatatag at magpapalakas sa atin. Amen po. So sige, pag-aralan natin. Ano po ba yon? Sabi doon, I have told you these things as a reminder. Sabi po yun ng Panginoon sa verse 16. Sabi doon, basahin natin. John chapter 16, sabi niya, in a little while, sinabi ng Panginoon, verse 16, chapter 16 and John, verse 16, kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon pa, ako'y inyong makikita uli. So, si Jesus ay nagpapahapyaw
Kumbaga parang nagbibigay na ng ano, na parang ano, inihahanda niya na yung puso ng mga disipulo niya. Ito kasi ay ang probably ang tinutukoy niya dito ay yung kanyang magiging kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Si Jesus alam niya na yung mangyayari sa kanya, pero mga disipulo wala silang alam. Kaya hinahanda niya yung puso ng mga disipulo, hinahanda niya yung puso ng kanyang mga ng mga lingkod niya para maging matatag sa mangyayari sa kanya pagdating ng araw. Kaya sabi niya, kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon pa, ako'y inyong makikita uli. Ito yun, pagdating po ng panahon, pwede rin ito ay tumutukoy, tinutukoy ng Panginoon Jesus. Hindi lamang ito yung pag siya ay ano, pinakos sa krus ng Kalbaryo, probably. At after 3 days at sa 3 araw, siya ay mabubuhay na muli. Yun po. At pwede rin ito, ang tinutukoy niya rito, yung babalik na ako sa Ama. Pagkatapos niyang mabuhay na muli, babalik na ako sa Ama. Pero babalikan ko kayo upang kayo ay kunin. Yun din po. Hindi niyo ako makikita, pero sandaling oras, muli tayong magkikita. So, pine-prepare ni Jesus yung puso ng kanyang mga alagad sa mga mangyayari. Yung anong sitwasyon. Kasi yung mga alagad, malakas lang ang loob dahil si Jesus kasama nila. Yung pinaka, parang pinaka, ano nila, pastol nila. Kaya sabi doon, in a little while, you will not see me anymore. And then, a little while later, you will see me. Sabi doon, in me, sabi niya, you may in me may have peace. You will see me later, sabi niya doon. Kaya sabi po doon eh, kung kaunting panahon na lamang at hindi na niyo ako makikita, at pagkaroon ng kaunting panahon pa, ako'y iyong makikita uli. So yun po, preparation. Kaya ang mga salita ng Diyos nagpapaalala sa atin, parang teksto natin. Sabi ng teksto natin, sinasabi ko to sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian sa mundong ito. Kaya kapatid, pag nakakaranas tayo ng kapighatian, kapag nakakaranas tayo ng problema, pagsubok, persecution, anumang kawalan o anumang bagay na nararanasan natin, hindi natin pwedeng balikan ang Diyos na hindi tayo pinaalalahanan. Sinabihan niya tayo sa John 16:33, nandito pa si Jesus. Hinabi niya na sa mga alagad, sa mundong ito may kapighatian kayo, pero magalak kayo na pagtagumpay. Ano ba sabi niya? Sinasabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. So sa kapighatian natin sa mundong ito, ang kapayapaan ay makikita mo lang, matatagpuan mo lang, sabi ni Jesus saan? Sa pakikipag-isa nyo sa akin. So kapag hindi ka nakiisa, nakikonect kay Lord, hindi ka nakipag-isa kay Kristo, yung kapighatian ng mundong ito, magkakaroon ka ng kabalisahan, magkakaroon ka ng takot, magkakaroon ka ng mga bagay na pangamba, di ba? Pero sabi niya, ang kapayapaan, ngunit kayo'y magkakaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa nyo sa akin. Kaya kapatid, pag nakipag-isa ka kay Kristo, bagamat may kapighatian ng mundo, yung kapayapaan pinangako niya, ibibigay niya sa mga taong nakikipag-isa sa kanya, kasi yun ang pangako niya. Mayroon kayong kapighatian dito sa mundo. Excuse. Gustong ipakita dito ni Jesus, hindi niya yung mga disipulong pinili niya, hindi niya binaby, hindi niya inano na oh, kasama niyo ko, huwag kayong mag-alala, wala kayong problema, oh, pag nawala ako, bahal. Hindi niya yung sinabi, ang ano, hinanda niya ang puso ng mga alagad niya na kahit kasama niyo si Jesus, mawala si Jesus, babalik si Jesus, sa mundong ito talaga may kapighatian. Si Jesus nga hindi naging exempted eh. Maski naman yung mga alagad na tinawag ng Diyos, pinili ng Diyos, hinirang ng Diyos, mula sa Old Testament, isa-isahin niyo, naging exempted ba sa kapighatian? Oh, mula kay Abraham, kay Moises, kay Joseph, sino pa? Kay Daniel. Oh, sabi niyo, kay Job, sino pa? Lahat ng lingkod ng Panginoon makikita natin sa New Testament, si Jesus na mismo, anak ng Diyos, nakaranas pa rin ng kapighatian sa mundo. Kaya kapatid, hindi tayo dapat magtaka, hindi tayo dapat magdamdam, magtampo, hindi tayo dapat mag-question kay Lord. Dahil mismo sinabi niya na, pinaalala niya na sa atin, sa mundong ito, may kapighatian kayo.
Pero sabi niya, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Yun yung utos ng Diyos sa atin, lakasan nyo ang inyong loob. Bakit? Napagtagumpayan ko ang sanlibutan. So kung patuloy tayong makikipag-isa kay Kristo, napagtagumpayan niya ang sanlibutan, mapagtatagumpayan din natin. At habang tayo'y nasa mundong ito, may kapighatian man. Yung kapayapaan ibibigay ng Diyos sa mga taong nakipag-isa sa Kanya. Ituloy natin. At ang sabi doon, sa verse 20, di ba? Verse 20, basahin natin. Sabi sa verse, sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Sinabihan niya yung mga apostol niya, di ba? Sabi niya sa mga talaga, tatangis, sinasabi ko ito sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati. Kasi nga, si Jesus Christ ay, mamamatay sa krus ng Kalbaryo, pahihirapan, di ba? Ipapako. Di ba? Kailan yun ang mission niya. Pero hindi ito alam ng mga alagad. Pero si Jesus, alam niya yung mission niya. Kung bakit siya Diyos ng katawang tao, inihahanda niya yung puso ng kanyang mga alagad. Sabi niya, tinasabi ko sa inyo. Pinaalalahanan niya. Sinabihan niya. Tatangis kayo at magdadalamhati. Ngunit magagalak ang sanlibutan. Tatangis sa mga disipulo, magdadalamhati sila. Pero yung mga tao magpapapako kay Kristo, nasisigaw, ipako sa krus, ipako sa krus. Magagalak ang mga taga-sanlibutan. Magagalak yung mga Israelita na hindi nanampalataya kay Jesus. Pero yung kanyang mga alagad na naniniwala kay Jesus, tatangis kayo't magdadalamhati, pero magagalak ang sanlibutan. Pinaalalahanan niya, sinabihan niya ang kanyang mga alagad. Kapatid, sa buhay po natin, kaya ka nakikinig ng salita ng Diyos, maraming warning ang ibinibigay ng Diyos. Kaya nga ang salita ng Diyos nagre-remind, nagpapaalala, nagtutuwid, di ba? Nagtumatapik. Bakit? Kasi gusto ng Diyos, malaman mo kung ano ang mangyayari bukas para ngayon pa lang maging handa tayo. Ilang beses nyo naririnig, darating ang Panginoon. Babalik ako, sabi ng Panginoon. You will see me later. Pwedeng after the resurrection o pwedeng pagbalik ng Panginoon sa ulap o pwedeng pagbalik ng second coming ni Jesus. Pero yun ang pangako niya, babalik ako, makikita niyo akong muli. Kapatid, sinabi yan ng Panginoon sa atin paulit-ulit. Nasa atin ngayon, kung tayo'y magiging matatag, kung tayo'y makikipag-isa kay Kristo para habang hinihintay natin siya, may kapighatian tayo sa mundo. Pero pangako niya ang nakikipag-isa sa akin, magkakaroon ng kapayapaan. Kaya yun ang mahalaga, kaya ang salita ng Diyos dapat pinakikinggan, ninanamnam, inuunawa natin. Kaya pag nakikinig ka ng salita ng Diyos, unawain mo, may mensaheng ibinibigay ang Diyos sa'yo. Kasi ayaw ng Diyos mapahamak tayo, paaalalahanan niya tayo, ha, paulit-ulit-ulit na paalala para pagdating ng araw, hindi natin sisisihin ng Diyos na hindi siya nagpaalala sa atin. Kaya tayo dapat maging sensitive sa mga paalala ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos eh. Meron bang magulang hindi nagpaalala sa anak? O kung ginawa mo yung bahagi mo, nagpaalala ka, pero yung anak mo sumuway pa rin, ay hindi kanya pwedeng sisihin sa kanyang pagkariwara. Kung dumating man ang time na hindi naging maganda ang bukas niya, di ba? Mga magulang tayo, nagsasabi ang mga magulang kung hindi tama yung desisyon nila. Pero hindi naman natin pwedeng kontrolin yung desisyon nila. Nagpapaalala lang tayo. At kung sila naman ay magkamali sa desisyon nila, hindi tayo pwedeng sisihin kung nagpaalala ka. Pero kung hindi tayo nagpaalala, regrets ng anak natin, regrets din natin, hindi natin sila. Ganun din si Lord. Lagi siyang nagpapaalala, hindi nauubos ang paalala ni Lord. Sa mga alaga doon, nagpaalala siya, sinabi niya, tatangis kayo at magdadalamhati. Pero sabi niya, pero magagalak ang mundo. Sabi ng Panginoong Yesus, ni-remind niya, kumahinanda niya. Sabi niya doon, matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Ba't sila malulungkot? Dahil si Jesus mamamatay. Pero hindi nila, ba't makapapalitan ng kagalakan? Dahil pagkatapos ng tatlong araw, then on the third day, mabubuhay na muli si Jesus. Hindi kasi nila alam yun eh. Pero si Jesus alam niya. Kaya yun po ang sabi niya. Kaya sabi doon,
I am telling you the truth. Sinasabi ko sa inyo yung katotohanan. Yung totoo. Kaya kapatid, ang salita ng Diyos, totoo. Nagpapaalala sa atin. Nagpapaalala sa atin na ang kaligtasan kay Jesus lang matatagpuan. Kaya nga sabi ng Biblia, wala na silang maidadahilan sa Diyos. Bakit? Ipinangaral, narinig mo na ang kaligtasan hindi sa relihiyon. Manatili ka sa relihiyon mo. Ang kaligtasan kay Jesus lang matatagpuan. Walang pangalan, Acts 4:12. Walang pangalang binigay sa silong ng langit na pawang ikaligtas ng tao, kundi ang pangalang Jesus lamang. So hindi nagkulang ang Diyos magpaalala sa atin. Pinangaral ang salita ng Diyos, 'di ba? Ang sabi ng Panginoon, pinag-aralan natin noong nakaraan, ang katotohanan patungkol sa Diyos, pinalitan ang kasinungalingan ng mundo. Pero 'wag kang mag-focus sa kasinungalingan ng mundo. Mag-focus ka sa katotohanan ng Diyos. Na anong katotohanan? Siya lang ang only creator at dapat sambahin, dakilain at paglingkuran. Walang iba. Nila, binaligtad nila yung katotohanan tungkol sa Creator. Ginawa nilang kasinungalingan. Kaya ang mga Israelita, sinamba ang creation. Sinamba ang mga taong si Baal. Sinamba ang mga images. Sinamba ang mga gintong ano, guya. Bakit pinalitan nila ng kasinungalingan? Hindi nagkulang ang Diyos. Kaya pagharap natin sa Diyos, wala tayong maidadahilan. Bakit pinangaral? Narinig mo. Kaya nga malaki ang accountability ng nangangaral. Pag ang ipinapangaral lang namin yung gusto niyong marinig, ay naku, kailangan yung ipipreach ko. Kailangan hindi ko sila masasaktan. Dapat ang ipipreach ko yung ano, puro encouragement lang. Puro ano lang, pagpapalakas ng loob. Kasi baka hindi na sila manood. Ay naku, hindi po. Hindi kami accountable sa inyo. Sa Diyos kami accountable. Sabi di ba nung pinag-aralan natin, ipangaral mo ang salita ng Diyos ng may katapatan dahil may mga sinungaling na propeta. Pero ikaw, pag tinanggap mo ang salita ng Diyos, pangaral mo ng may katapatan. Hindi madali. Pero kailangan sumunod sa Diyos. Bakit? Para isang araw wala kayong ibabalik na hindi nyo narinig. Hindi nyo sasabihin, Pastora Janet, hindi mo naman pinrich yun, na ganun pala yun, na ganyan. So kung anong gusto ng Diyos, marinig natin. Yun ang dapat marinig natin. Kaya nagpapaalala ang Diyos, pinaalalahanan niya mga anong alagad, sabi doon, you will cry and weep. The same word for loud wailing. Hindi lang iyak, hindi lang cry, weeping. Pag sinabing weeping eh, the same verb for loud wailing. Sabi doon, which carries the idea of deep sorrow in its outward expression. Diba? Deep wailing, loud wailing. Mananaghoy kayo sa kapigatian. Magdadalamhati kayo, sabi niya. Kapatid, minsan hindi po yan masama. Binalin ng Panginoon sa mga alagad na minsan yung pag-iyak, hindi po yan pagpapakita ng kahinaan. Pag umiyak ka, normal po yan. Yung pong ating pong, yung nakakaranas ka, kaya nga sabi ko sa inyo, find someone na pwede mong sabihin lahat ng totoong nararamdaman mo. Hindi ka duwagang aminin na ikaw ay nanghihina. Hindi ka duwagang aminin na ikaw ay nanlalamig. Hindi ka duwagang aminin na ikaw ay nalulungkot, na ikaw ay sumusuko, na ikaw ay nanghihina, na ikaw ay umaayaw, na ikaw ay napapagod at gusto mong sumigaw, gusto mong umiyak para mailabas yung damdamin mo. Hindi ka duwagan yan. Katapangan yan. Bakit? Para kapag nailabas mo yung totoong damdamin mo, ang Diyos kakatagpuin ka. Bakit? Naging totoo ka sa harapan ng Diyos. Kesa nagpe-pretend tayong malakas, pero sa loob pala natin, bagsak na. Kaya nga di mo si David, pinag-aralan natin ulit yan. Diba? Huwag mong aalisin sa akin ang Espiritu Santo. Diba sabi niya? Created, bigyan mo ko ng pusong dalisay. Kasi alam ni David, yung puso niya hindi na maayos sa harapan ng Diyos. At nakiusap siya, huwag mong aalisin sa akin ang Espiritu Santo. Takot ni David yun, pangamba ni David, pero sinabi niya ng totoo sa Panginoon. Kaya siya kinatagpo ng Diyos. Kapatid, hindi ka duwagang aminin kung ano pinagdadaanan mo. Pero choose the right person.
pumili ka ng tamang tao na hindi ka i-judge, hindi ka i-condemn, para aminin mong may kahinaan ka, para aminin mong nag-i-struggle ka, para aminin mong nakikipaglaban ka, nagsisikap. Diba? O yung marunong umamin. Diyan tayo makakalaya. The truth hurts, but the truth will set you free. Yung pagiging totoo mo, yan ang magpapalaya sa'yo. Diba? Yung sabihin mo kay Lord, na ikaw talaga, Lord, paggewang-gewang ka na. Lord, hindi na totoo yung relasyon ko sa'yo. Lord, ano, kahit ako'y nakikinig ng salita mo, akala ng tao malakas ako, pero may tinatago akong kasalanan. Pero Lord, may kahinaan ako. Pero Lord, hindi nila alam. Pagtalikod ko sa kanila, may ginagawa ako, hindi mo kinalulugdan. Maging totoo, hindi ka duwagan yan. Kasi sabi ng Diyos, mamimikati kayo. So sa mundong ito talaga, may labanan. Iiyak ka talaga para lang mapagtagumpayan. May struggle talaga. May labanan talaga, may hatakan. Paggawa ng mabuti, paggawa ng masama. Diba? Pagsunod kay Lord o gusto ko? Gusto ni Lord, gusto ko. Kalooban ni Lord, kalooban ko. Mahirap eh, pero inuutos ng Diyos. Diba? Magbibigay, hindi. Tutulong, hindi. Nag-i-struggle tayo. Magsasabi ng totoo, hindi. May struggle lagi. Bakit sa mundong ito may kapighatian kayo? Pero makipag-isa ka kay Kristo, pag nakipag-isa ka kay Kristo, kahit may kapighatian, bibigyan ka ni Lord ng kapayapaan. Sabi doon, ang kapayapaan ay matatagpuan lamang sa pakikipag-isa sa akin. Tuloy natin. So I am telling you the truth, you will cry and weep. The same verb for loud wailing. You will be sad, but your sadness, but the world will be glad. Diba? Huwag kang mainggit ko, ang mundo nagagalak. Ang mundo nagsasaya. Ang mundo nananagana. Huwag kang mainggit kung ang mundo sa paligid mo ay patuloy nagpa-prosper. Sila'y masaya. Sila ay nag-e-enjoy. Huwag kang mainggit. Bagamat tayo'y umiiyak, bagamat tayo'y namimigati, bagamat tayo'y nag-i-struggle, sabi ng Panginoon, you will be sad but your sadness will turn into joy. Diba? May dalamhati, may lungkot sa pakikipag-isa mo sa akin dahil sa pagsunod mo sa akin. Pero ang pangako ng Diyos, papalitan ko yan ng kagalakan. Anong sabi niya? The kind of joy, gladness, that no one will take away from you. Papalitan ko ng kagalakan ang kalungkutang nararanasan mo ngayon, ang pigati, ang pag-iyak mo, ang struggle mo, ang kapagalan mo, ang kalungkutan, ang lahat ng nararanasan mo. Papalitan ko ng joy and gladness that no one will take away from you. Hindi pwedeng kunin ng sino man sa'yo pag ibinigay ko ang kagalakan. Yung kagalakan ng mundo, may hangganan yan. Masaya sila ngayon. Sige, mag-enjoy sila. Pero pag dumating ang Panginoon, tayong namimigati dahil sa pagsunod sa Diyos. Tayong nag-i-struggle para malugod ang Diyos sa buhay natin. Tayo na talagang lumalaban para magtagumpay na masunod ang kalooban ng Diyos. Papalitan ng Diyos ng kagalakang walang makakakuha kahit sino man. Sila, mag-enjoy sila ngayon. Sige lang. Pero ang enjoyment nila, may hangganan. Hanggang dito lang yan sa lupa. Tayo, yung kagalakang ibibigay ng Diyos sa atin, hindi pwedeng kunin ng sino man. At hanggang sa pagharap natin sa Panginoon at pagpunta natin sa kalangitan, yung eternal joy, hindi po mawawala yun. Amen? Forever po yun. So tuloy natin. At ang sabi doon, I am telling you the truth again. The Father will give. Verse 22, basahin natin. Verse 22, gayon din naman kayo, nalulumbay kayo ngayon, ngunit muli ako makikipagkita sa inyo at mag-uumapaw sa puso nyo ang kagalakang hindi maaagaw nino man. Diba? Nalulumbay kayo ngayon, pero muli ako magpapakita sa inyo para magkaroon kayo ng kagalakang hindi maaagaw nino man. Pangako ng Diyos yun, may kapigatian kayo, pero magalak kayo na pagtagumpayan ko sa libutan. Iiyak kayo ngayon, matatangis kayo, ngayon may struggle. Lalaban kayo, nagsisikap, di ba? Pero sabi ni Lord, babalikan ko kayo. Kukunin ko kayo dahil gusto ko kung nasaan ako, nandoon kayo. Amen? Kaya kapatid, sa mundo may kapigatian, pero may Diyos na nangakong kukunin niya tayo, babalikan tayo ng Panginoon at isasama tayo sa kalangitan. Amen po. Tuloy natin.
I am telling you the truth. The Father will give you whatever you ask of Him in my name. Diba? Sabi doon, until now you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive so that your happiness may be complete. So gusto ng Panginoon, hanggat nandito tayo sa sanlibutan, sabi niya, hindi na kayo kailangan magtanong sa akin sa araw na yon. Verse 23-24, tandaan ninyo, anumang hingin nyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa pangalan ko. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Kaya inutusan sila ng Panginoon. Diba, nagdadalamati kayo, may pinagdadaanan kayo, magtatangis kayo. Pero sabi niya, humingi kayo sa Ama sa aking pangalan. Bakit? Dahil anumang hingin nyo sa Ama sa pangalan ko ay ibibigay niya sa inyo. Wang hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa pangalan ko. Humingi kayo para malubos ang kagalakan nyo. Sa pangalan po ni Jesus, hinihingi ang lahat ng bagay. Sinabi niya rin, niya sa John 14. 13-14, ano sabi niya, anumang bagay ni hingin nyo sa pangalan ni Jesus ay gagawin ko upang malubos ang kagalakan, ay upang mag-glorify ang Ama sa pamamagitan ng anak. Inulit siya sa 14, verse 14, inuulit ko, anumang hingin nyo sa pangalan ni Jesus ay gagawin ko. Kaya ang lahat ng bagay hinihingi sa pangalan ng Panginoong Jesus. Bakit? Dahil ang Panginoong Jesus hindi matatanggihan ng Diyos Ama. Okay, tuloy natin. Sabi doon, verse 27. Sabi sa verse 27, sapagkat iniibig nga kayo ng Ama, iniibig niya kayo sapagkat ako'y iniibig ninyo at naniwala kayong nagmula ako sa Diyos. Ako'y mula sa Ama at naparito sa sanlibutan. Ngayon, aalis ako sa sanlibutan at babalik sa Ama. Diba? Iniibig kayo ng Ama. Mahal tayo ng Diyos Ama. Bakit tayo mahal? Sapagkat inibig ninyo ako, si Jesus nagsasabi dito, sapagkat iniibig nga kayo ng Ama, iniibig niya kayo sapagkat ako'y iniibig ninyo at naniwala kayong nagmula ako sa Diyos. Kaya ang nagmamahal kay Jesus, mahal ng Diyos Ama. Iniibig kayo ng Diyos Ama dahil iniibig niyo ako at naniwala kayo na ako ay galing sa Ama. Nas ako'y sinugo ng Ama. Kaya ang umiibig kay Jesus, ang naniniwala na si Jesus ay sinugo ng Ama, iibigin ng Diyos Ama. Ang magtanggi, magtakwil kay Jesus at hindi kumilala kay Jesus, ang mapuot kay Jesus at hindi umibig kay Jesus, kapupuotan din ng Ama. O kaya yung paniniwala natin kay Jesus, kaya tayo mahal ng Diyos Ama dahil si Jesus tinanggap natin at nanampalataya tayo. Siya'y sinugo ng Diyos para mamatay sa krus ng Kalbaryo para magkaroon tayo ng kaligtasan. Amen? Kaya sabi doon, for the Father Himself loves you. He loves you because you love me and have believed that I came from God. Christ is explaining why the disciples can come directly to the Father in prayer. Diba? Ine-explain niya sa mga disipulo, pwede kayong humingi sa Ama sa pangalan ko. Ine-explain na niya sa disciple, Christ is explaining why the disciples can come directly to the Father in prayer. It is because the disciples have loved and trusted in Jesus. And in love, God will hear their request in Jesus' name. Dahil minahal nila si Jesus, tinanggap nila si Jesus, sa pangalan ni Jesus, ibibigay ng Diyos Ama ang kanilang hinihingi. Kaya kung humihingi ka kay Lord sa pangalan ni Jesus, hindi mo naman mahal si Jesus. Dapat mahal mo si Jesus at nananampalataya ka na si Jesus ay sinugo ng Ama bago ka humingi sa kanyang pangalan, hindi ka tatanggihan ng Diyos Ama. Kaya nga, ang unang ginagawa, di ba, sabi ko, manatili kayo sa relihiyon nyo. Hindi ko yan papalitan. Ang din inaalok ng Diyos, relasyon. Tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Bibigyan kita ng karapatang maging anak ng Diyos. At pag si Jesus nasa puso mo, tinanggap mo, pinanampalatayanan mo, at minahal mo, anumang bagay na hingin mo sa pangalan ni Jesus, gagawin ko. Yun ang pangako ng Diyos Ama. At ang sabi dito, verse 32. Sa verse 32, darating ang oras at ngayon na nga na magkakawatak-wata kayo. Magkakanya-kanyang lakad kayo at iiwanan niyo ako. Gayunman, hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama.
Diba? Sinabi sa mga alagad, iiwanan niyo ko. Magkakawatak-watak kayo. Bakit? Eh nung si Jesus ay huhulihin, 'di ba si Pedro? 'Di ba kasama ka, 'di ba? Para praise na lang. 'Di ba isa ka sa mga alagad nila? Hindi po, hindi po, hindi ko 'yan kilala. 3 times niyang dininay si Jesus. Kaya yung ibang mga alagad nagtakbuhan, nagtago. O yung isa pinagkanulo siya, binenta siya sa 30 pieces na pilak, si Judas. Sino nandoon mo si Jesus nakapako sa krus? Isa lang, si John. John the Beloved. Ang isa-isang alagad ng Diyos, alagad ni Jesus na nandoon nung si Kristo pinapako sa krus kasama ng kanyang ina sa laman. Magkakawatak-watak kayo at iiwanan niyo ako. Pero hindi ako nag-iisa dahil kasama ko ang Ama. Kapatid, darating ang araw, pwede tayong magkahiwa-hiwalay, pero siguraduhin natin ang Diyos kasama natin kahit ano man ang mangyari. Habit po dito, you will be scattered. The disciples had faith but not enough to stand firm in face of disaster. Ba't sila nagkawatak-watak? Ba't sila nagtago? Bakit? May pananampalataya sila. Pero yung pananampalataya nila, hindi ganun, hindi kaya. That's not, but you will be scattered. The disciples had faith but not enough to stand firm in face of disaster. Kapatid, may pananampalataya sila, pero hindi sapat na sila'y mag-i-stand firm na ipagtanggol si Jesus. Kapatid, kumusta pananampalataya mo? Kaya mo bang ipagtanggol ang Panginoong Jesus? Kaya mo mag-stand sa faith mo kahit may anong disaster, kahit anong kapigatian, kahit anong dalamati, kahit anong pangkaranasan natin, kaya mo mag-stand firm na you will still believe in Jesus. Maraming tao may pananampalataya, pero that's hindi enough to stand firm in face of disaster. Pag may pagsubok na, pag may problema na, pag may dalamhati na, maraming tao umaalis sa Panginoon. Nagtatampo. Nawawala ng oras. Nagda-doubt. Yan po. At ang sabi doon, Jesus knew they will fail. Alam ni Matthew 26:31, sinabi ni Jesus sa kanila, sa gabing ito, ako'y iiwanan ninyong lahat. Gaya ng nasasaad sa kasulatan, papatayin ko ang pastol at mangangalat ang mga tupa. Yung si Jesus ay namatay, nangalat ang tupa. Kapatid, yun po yung kahalagahan. Sabi doon, however, his church is not built on people's strength, but on God's ability to use people even after they have failed. Sabi niya, Jesus knew they will fail. Mag-i-scatter, i-deny siya, iiwanan siya. Pero ang sabi nga, yung church, hindi nakasandal sa lakas ng tao. Ang church nakasandal, sabi ulitin ko, but however, his church is not built on people's strength, hindi sa lakas ng tao, but on God's ability to use people even after they failed. Pero ang church ay nakasandal saan? Sa kakayanan ng Diyos na gumamit ng mga taong kahit bumagsak, kahit nagkamali, kahit iniwanan siya, kahit idininay siya, pero pwede pa rin niyang gamitin sa kakayanan ng Diyos na ayusin ang puso ng tao. Pinag-aralan natin yan, the potter's hand. Clay tayo. Pwedeng yung nasirang clay, pwedeng ayusin, i-mold uli ng Diyos para maging magandang palayo. God's ability to use people even they failed. Yan yung ating ano. Kaya kapatid, sa mundong ito ay naggusto ng Panginoon. At saan sabi sa verse 33, read, notice, sabi niya, yun na yung text natin. Abidol, I have told you these things, inisa-isa ko kanina, so that in me, you may have peace. Kay Jesus lang. Sa Diyos lang may kapayapaan. Wala ng iba. In this world, you have trouble. You will have trouble, but take heart. I have overcome the world. Pero magpakatatag kayo na pagtagumpayan ko ang sanlibutan. At ang sabi, notice the contrast. In me, you will have peace. In this world, you will have trouble. Mamili ka. Sa mundong ito, may kapigatian kayo. Sa mundo, may kapigatian. Pero sa akin, mayroon kayong kapayapaan. Peace, di ba? Trouble, di ba? At sabi doon, I have overcome. Just before his death, Jesus affirmed his final victory. So bago siya namatay, inaffirm niya sa mga disipulo niya, I have overcome the world. Napagtagumpayan ko ang sanlibutan. Kaya kapatid, kung mananatili tayo sa Panginoon,
tayo rin ay mananagumpay. Hindi dahil sa ating lakas. Yung tagumpay, yung kakayanan ng Diyos ang ibibigay niya sa atin para mapagtagumpayan din natin ang mundo. Amen? Tayong lahat ay yumuko, tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat. Sa gabing ito, lumalapit po kami sa iyo, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, sa mundong ito may kapighatian. Pinaalala mo na yan sa mga disipulo mo, Panginoon. Maraming mararanasan. At ang titindi ng mararanasan, pinag-aralan po namin yung kamatayan ng 12 disciples. Si John lang ang namatay na merong dahil sa edad. Pero karaniwan sa kanila, Lord, namatay, Panginoon, na hindi maganda ang kanilang kamatayan. Marami silang kapigatian, may sinunog, Panginoon, may binalatan ng buhay, Panginoon, merong pinako ng patiwarik, meron talagang, Lord, sinabi niya yun sa mga disipulo. At yun ay paalala mo sa amin, Panginoon. Kaya sa mundong ito, may kapigatian kami. Hindi ka nagkulang kami paalalahanan. Kaya sabi mo, ang nakikipag-isa sa akin, mayroong kayong kapayapaan. Gusto mo ipakita sa amin, Lord, kahit anong kapigatian, dalamati maranasan namin, huwag kaming aalis sa iyo. Dahil sa iyo lang may kapayapaan kahit kami may kapigatian. Lord, sabi mo, Lord God, sa mundong ito, may weeping, Lord God. Sabi mo, kami ay iiyak. Sabi doon, you will cry and weep. Yung loud, sabi doon, yung loud, loud wailing, Lord God, sa buhay namin, Panginoon, na minsan sumisigaw na ang mga kapatid ko. Lord, maring may mga kapatid ako rito, sumisigaw ng suko na sila. Pagod na sila. Ayaw na nila. Lord, may mga kapatid ako rito, sumisigaw na, Lord God. Na tunay nga, anti-antindi na ng pinagdadaanan nila. Hindi na nila kaya, Panginoon. Lord, sabi mo, sa mundong itong mayroong kami, maging totoo kami sa iyong harapan, Lord. Kaya sa gabing ito, Panginoon, binubukas namin ang aming puso. Open your heart to the Lord kung nasaan ka man. Lahat ng nanonood at nakikinig ngayon, open your heart to the Lord. Yun totoo. Huwag kang mag-pretend na kaya mo. Sabi mo ko, Lord, hindi ko na kaya, Lord. Lord, suko na ako. Lord, napapagod na ako, Lord. Lord, gusto ko nang magpahinga. Lord, hindi ko na alam ang gagawin. Hindi ko na alam kung sino lalapitan. Lord, nangihina na ako. Lord, bumagsak ako minsan uli. Lord, nagkamali ako, Lord. Nasaktan kita, Ama. May nagawa na naman kong kasalanan, Lord God, na alam kong ikilasugat ng puso mo. Maging totoo tayo sa harapan ng Panginoon. Doon lang tayo makakalaya. Huwag tayong magtago. Magpretend na malakas tayo. Gusto ng Diyos, katulad ng puso ni David, umamin siya, Panginoon. Nasabi niya, Panginoon, bigyan mo ko ng pusong dalisay. Dahil yung puso niya nagkasala sa Panginoon. Yung puso niya nagreklamo. Yung puso niya gumawa ng kasalanan. Yung puso niya parang Israelita, Panginoon. Nagre-reklamo lahat ng mga nangyayari sa mundo. Pero Lord, pinaalalahanan mo kami. May kapigatian. Kaya Lord, makipag-isa kami sa iyo. Patuli kaming lumalapit sa iyo, Lord God. Kita mo ang kalagayan ng aking mga kapatid. Abutin mo sila, Panginoon. Lord, marami silang pinagdadaanan. Problema sa mga mahal sa buhay. Problema sa asawa. Maraming kapatid kami rito, Lord, umiiyak. May problema sa asawa. Maring sa relasyon. Maring sa pakikipag ugnayan, Panginoon. Maring sa mga bagay na pananalapi, pangangailangan. Lord, maraming kapatid ako rito umiiyak dahil sa problema sa mga anak. Mga anak na nasira ang buhay. Mga anak, Panginoon, parigad na nag-asawa pero hindi naging handa. At ngayon, Panginoon, hindi maayos ang buhay. Hindi maayos ang pag-aasawa, Panginoon. Lord, mga anak, Panginoon, na yung kaloob, yung gusto, pangarap ng magulang, hindi niya makita na nangyayari sa kanyang anak, Panginoon. Ngayon ay puro problema at pagsubok na pasan-pasan pa rin niya bilang magulang kahit may asawa na. Lord, meron dito umiiyak para sa kanilang mga apo. Umiiyak pa ng parigad para sa kanilang mga mahal sa buhay. Mga mahal sa buhay na may sakit at karamdaman na wala ng solusyon sa sabi ng tao, pero sa iyo may magagawa ka, Panginoon. Iniiyak namin, kalingain mo kami, Lord. Lord, biyaya at habag mo, Panginoon. Lord, sa pangalan ni Jesus, kalingain mo pong aking mga kapatid na umiiyak gabi-gabi, Lord God. Wala mga pangangailangan pinansyal. Lord, hindi makalabas ng hospital, walang pambayad. Lord, hindi may padoktor dahil walang pambayad, Panginoon. Lord, hindi baka hindi makakain ng wasto. Hindi walang kuryente, walang tubig, walang pang-upa, Panginoon. Lord, namumroblema araw-araw sa kakainin. Namumroblema araw-araw kung sino lalapitan. Lord, mga kapatid kong umiiyak, Lord, dahil na bankrupt ang kanilang business. Mga kapatid kong umiiyak
umiiyak, Lord God, bakit yung mga OFW nilang mahal sa buhay, Lord God, hindi maganda ang sitwasyon sa ibang bansa, Panginoon. Lord, yung mga kapatid naming OFW na umiiyak sa iyo gabi-gabi dahil yung mga mahal nila sa buhay sa Pilipinas nasa hindi magandang kalagayan at sitwasyon. Lord, walang nalilihim sa iyo. Umiiyak, Lord, dahil single parent. Mag-isang tinataguyod ang pamilya. Umiiyak sa iyo dahil byudo-byuda, Panginoon. Nangungulila, Panginoon, sa mga anak. Umiiyak sa iyo, Panginoon, pare, dahil mga adopted children sila. Or maring sila lumaki sa pamilya, hindi nila sariling pamilya. Maring meron naman dito, Lord, umiiyak sa iyo gabi-gabi dahil nag-iisa, Lord, nakikisama, nakatira kung kani-kanino, Panginoon. Lord, umiiyak sa iyo, Panginoon, dahil may mga kahinaan, kasalanang hindi maiwan, pagbagsak, Panginoon. Lord, may umiiyak sa iyo dahil pinagtutulungan ng tao, pinagtutulungan sa trabaho, pinagtutulungan sa eskwelahan, pinagtutulungan sa kanilang lugar, pinagtutulungan hindi lang ng ibang tao kundi ng mga kamag-anak, Panginoon. Lord, narito po kami, nagpapakumbaba sa iyong harapan, dumudulog, Panginoon, humingi ng habag at biyaya mo. Hindi namin kaya kung wala ka. Kalingain mo po ang aking mga kapatid, hindi ko man mabanggit ang kalang pangangailangan, kilala mo po kami, Panginoon. Salamat, Ama, sa iyo may kapayapaan kami, Father God. At tagpuin mo po, Panginoon, ang mga nangungulilang asawa, lola, magulang, kapatid, anak, Panginoon. Kita mo po ang puso namin, Father God. At yung mga kapatid naming OFW na gusto nang makauwi sa Pilipinas, Lord, make a way, Lord God. When there seems to be no way, meron kang magagawa, Lord God. Dalangin namin, loobin mong makauwi sila, Panginoon. Yung desire ng puso nang makasama ang kanilang pamilya. Sa gabing ito, Lord God, yung mga kapatid namin, patuloy kong dinudulog sa iyo, salamat. Magalak kami na pagtagumpayan mo ang sanlibutan. At sa pakikipag-isa namin sa iyo, kahit meron kami, kahit nagdadalamhati kami, Lord, sa iyo may kapayapaan po kami. Salamat po sa kapayapaang binibigay mo na hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Sa pangalan ni Jesus. Patuloy kong dinudulog sa iyo, mga kapatid namin, Lord, na may prayer request sa gabing ito, Lord God. Prayer healing kay Mauro Guzman, makalakad ng maayos, Panginoon. At kay Rosa Guzman na may bato. Lord, prayer healing kay Elma del Rosario, Lord. First chemo niya, Panginoon, sa breast cancer niya. Benign ito, Panginoon, pero dalangin namin tunawi ng chemo, Panginoon. Yung bukol pa ng Father God sa pangalan ni Jesus. Lord, humingi ang kapatid ko ng prayer healing, Panginoon, si John Miles Barasi, Lord, na admit sa hospital dahil sa dengue, Panginoon. Humihiling sila, Father God, ng kagalingan ng batang ito at negative swab test sa mother na si Jonah Hernandez at si John yung anak, Panginoon. Provision mo, Lord God, sa kanilang pangangailangan, Father God. Lord, prayer healing ni Lolita Agipo, Panginoon, na may lagnat, ubo, sipon, Lord God. Lord, humihingi ka ng malakas na resistensya, Panginoon, at hindi namin pinapahintulot ang COVID virus, Panginoon, na kumilos sa kanyang katawan. Alam namin, dinideklara namin ito yung ordinaryong lagnat, ubo, sipon lamang in Jesus' name. Lord, prayer healing para kay John Miles Hernandez, Lord, na ngayon po ay nilalagnag sa pangalan ni Jesus. Lord, salamat po ang kagalingan, patuloy namin dinideklara sa buhay ng aming mga kapatid, at salamat dahil naniniwala kami, ikaw ang dakilang manggagamot sa iyong mga latay, nagkaroon sila ng kagalingan. Lord, prayer request ni Rose Florence, Lord, yung plano niya na home-based business, health and beauty products, Lord God, in Jesus' name, salamat po sa favor, pagpalain mo ito, Panginoon. Prayer request ni Edwin Lagrisola, Panginoon, tatanggap ng first dose, Panginoon, ng vaccine, Lord, sa pangalan ni Jesus, dinideklara namin no negative effects sa kanyang physical na katawan in Jesus' name. Prayer healing ni Nenita Bulaga, prayer request ni Nenita Bulaga, Panginoon, pag-uwi niya sa Bohol, Lord, humingi siya ng guidance para sa mga documents na kailangan, Lord God, tulungan mo siya na maayos nito upang siya makauwi sa Bohol. Thank you po sa favor in Jesus' name. Lord, kay Ma'am Marinela Manganing, Panginoon, Manganing, Lord God, past healing ng wound niya at pilay, Panginoon. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Prayer request ni Raymunda Herrera Corpus, Lord God, i-bless mo pa ng Father God more ang kanyang tindahan sa kanyang bahay, Panginoon. Salamat po ng pagpapala. Maraming customers pa ang dadali mo pa ng Father God sa kanyang tindahan, Father God, in Jesus' name. Lord,
prayer request ni Rico Prasedes and family, Lord. Yung backyard breeder niya, Lord God. Siya po, Panginoon, yung nagbe-breed ng manok, iba't ibang lahi ng manok at kambing, Father God. Humingi po siya, Panginoon, Father God, ng favor na pati lumang pagpalain, Panginoon, Father God, ang business nilang itong backyard breeder, Lord God. Lord, prayer request ng Copy with God Ministry on October 5. Call and share, Panginoon. Salamat po na marami pang mga kaluluwang madala sa iyong paanan. Salamat din sa mga sponsors upang patuloy, Panginoon, Father God, makapag-share ng blessing na galing sa iyo sa October 5 in Jesus' name. Lord, prayer request, Panginoon, Father God, complete healing, complete recovery sa wife ng nephew ni Marisa Reyes, Lord God, pati namin dinideklara sa iyong mga lahat ay nagkaroon siya ng kagalingan. Lord, prayer request, makakuha na anak niya ng pwesto sa palengke, si Crispina Ibong, Lord God. Now, favor, Lord God, na yung anak niya makakuha ng pwesto sa palengke in Jesus' name, Lord God. Prayer request, protection sa family ni Annalyn De Los Santos at sa bayaw niya na na-aksidente, Panginoon. Dalangin namin ang patuloy na protection mo sa pamilya nila, Lord God, at sa lahat nilang kamag-anak yung covering ng banal mong dugo sa pangalan ni Jesus. Ganun po, prayer request, complete healing, complete recovery, tuloy-tuloy na healing ni nila Aileen Tingo at Aileen Tungol Taduran, Panginoon God. Salamat sa tuloy-tuloy na healing niya in Jesus' name. Lord, prayer request, complete healing, complete recovery ng kapatid ni Cecilia Estrella, Lord, from ICU, Lord God, ngayon po nasa recovery room na siya. Thank you, Lord, Father God, that yun namin dinideklara yung complete healing para po sa kanya. Marami pong salamat, Ama. Salamat din po, answered prayer, glory to God, sa matagumpay at protection ng face-to-face ni JC Hernandez sa bread making, Lord. Salamat po sa tagumpay at protection mo kay JC Hernandez. Salamat po, Panginoon. Answered prayer ni Leonila Asuncion Arcasitas. Malakas na po siya, malakas na resistensya, Lord God, at matatapos na po yung quarantine niya. At thank you, Lord, lahat ng kasama niya sa bahay, negative swab test result. Salamat po sa favor, Lord. Salamat po sa gabing ito sa favor kay Marietta Castillo and family, Marisa Casino and family, Loida Canlas and family, Mel Castillo and family, Sophie Gail at and family, na ma-regular na po siya sa new work niya ngayon. Thank you sa favor kay Priscilla Silverio and family, pagpalaya mong kanyang munting tindahan, Maribel Hulaton and family, Pira, Maribel Hulaton, Pira and family, Marilyn Retulin and family, Jackie Pira and family, Remy Milianes Norberto and family, Terry Hayden and family, Santa Ana Melanie and family, at ganun yung pinaparegad sa aming po mga kapatid na sina Jennifer Berbo and family, Evelyn Montilla and family, Emma Arangurin and family, Angeli Bailosis and family, Lolita Belonio and family, Nanay Inday Singson and family, Brenda Octaviano and family. Lord, salamat po, Panginoon, na mga pamilyang ito'y patuloy mabigyan ng protection, covering, Lord God, provision, Lord God, at patuloy na katugunan ng kanilang mga kahilingan. Salamat po na patuloy na ang kaligtasan ng bunilang sambahayan ay patuloy nilang maranasan. Salamat po sa favor na patuloy nilang nararanasan. At Lord, pati namin dinideklara sa gabing ito ang complete healing, complete recovery and miracle, Lord God. Hindi kami magsasawang ideklara, Lord God, na ikaw ang dakilang manggagamot na mga kapatid namin ito sa iyong mga latay nagkaroon ng kagalingan in Jesus' name. Si Brother Ipe Bariso, Mark Bariso, Manny Ramirez, Emma Noche, Grace Barcoma, Russell Tamayo, Antonio Sareñana, Edwin Molo, Susan Namia, Plessing Espra, Juana Espartero, Joy Grace Buena, Maribel Toribio Balayog, Vincent Paul Solomon, Herminia Nieva, Angela Munares, Rina, Russell Hoson, Jaren Hoson, Erlin De La Cruz, Elias Bolenses, Mary Ann Anahan, at husband niya, and Rowena Sanggalang. Lord, salamat. Patuloy namin dinideklara sa iyong mga latay, nagkaroon sila ng kagalingan. Salamat sa pangalan ni Jesus sa complete healing, complete recovery, at miracle sa buhay nila in Jesus' name. At birthdays celebrant, Gloria Kadang Balagtas, Noel Agulio, Mayat Martin. Salamat po, Lord. Nakikigala kami sa isang taon na naman na dinagdag mo po sa kanilang buhay. Marami pang birthday, long life, good health, Father God, at marami pang karanasan, Lord. Pagpalain mong bawat hawakan ng kanilang kamay. Dinidikala namin ang malalim na relasyon, Panginoon. Assurance ng kaligtasan nila, sampu ng buo nilang sambahayan. At salamat sa buhay na patuloy mong ipinapahiram. Ang lahat ng papuri ay sa iyo lamang sa gabing ito. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Magandang gabi po. Pagpalain po tayo ng Panginoon.
sumasamba, sumasamba. Ang puso kong ito sa'yo'y sumasamba. Marapatin mong tunay na sa aking pagharap sa'yo ako'y matagpuang karapat-dapat. Linisin mo sala ko sa puso't damdamin, sa pagtaas ng mga kamay, maging hudyat ng aking buong pagsuko ng buhay at lakas at kaluluwa. Sumasamba, sumasamba. Ang puso kong ito sa'yo'y sumasamba. Marapatin mong tunay na sa sa pagtaas ng mga kamay, maging hudyat ng aking buong pagsuko ng buhay at lakas at kaluluwa. Panginoon ng buhay ko, patuloy kang maghari sa buhay ko.
kapahingahan ng